at kung merong mga naglalaban na opinion dyan, pipilitin natin na makita ng mamamayan kung paano i-analisa yan yung mga opinion na naglalaban. Para sa ganun, makinabang din sila. Mabalansin natin. Opo. Tayo ay peacemaker dyan. Yes po. Tayo ay tagapagtaguyod ng kaparaanan upang ang dalawang naglalaban na grupo, kung ano man yan, oo, ay maaari kayo magkasundo dahil maaaring pareho lang naman ang nilalaban ninyo. Yun lang. This is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa amin pong trabaho. So, yun po, kami po ay we will proceed to ask questions. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. That is acceptable to us. Unless I hear any objection, that is acceptable to us. Madam Chair, siguro first observation, no, yung on the budget for the 2024, yung Vice President ang nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre, comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed Secretariat, with your... Madam Chair, I would like the Secretariat to repeat the first three lines of the comments. Well, a point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair. Kasi parang... So let's proceed with the answer. Yeah. Point of order, Madam Chair. Kasi parang siya yung nagpe-preside eh. You allowed her a snide comment and then you will not allow please, me? Please wait a snide comment. Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait Please wait to be acknowledged before you speak. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this hearing, Madam President. Madam Vice President. Madam Chair, the topic and the invitation of the House of Representatives to the Office of the Vice President for this hearing is the 2025 budget proposal. There is no confidential funds in the 2025 budget proposal. Ang sabi nung siya, hindi, pinoprotektahan natin dito ang pero ng taong bayan eh. Sabi naman siya, hindi, para nga sa taong bayan, kaya nga humihingi ng pondo para ang sa amin. Ang sinasabi mo ba yung pagharap niya sa Senado, yung pagharap niya sa House of Representatives? Pag-isahin na natin to, parehas lang din po naman halos ang... Hindi ko masyado kasing naobserbahan. Ano ba naobserbahan ninyo sa House of Representatives? Well, sa House of Representatives kong mukhang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga pinupunto ng pangalawang pangulo. Huwag din na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 na budget na hinihingi namin. So sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, bakit niya binabalik-balikan yun na inalista nga po namin yun eh, wala na nga po ngayon yan. Well,
for the information of the body, the letter that we sent, our Madam Vice President, reads as follows. In the second paragraph, we noted the following topics to be discussed. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. Ang gist lang na nakuha ko na nasabi kanina ni Representative Luistro, yes, is that wala siyang time na isa-isahin per letter yung letter namin sa Commission on Audit on why the requested documents should not be released to Congress. Pero nakahanda na yung mga sagot niya sa lahat ng arguments namin sa national security, sa due process, and sa separation of powers. Is this part ba of what you said earlier, Representative Gimbo, let's stick to the plan? Yun yung narinig ko sa iyo kanina. Kasi kanina, very clear ang sinabi naman po, there was a plan, stick to the plan. Wala rin po ako natatandaan. I kept saying, let us all stick to the issues, which is the budget. So yun na lang po. Noong nagsagutan na kayo, ikaw, Representative Kimbo, tsaka Representative Castro, about the 11 days, 19 days, ilang days na yon ng utilization, nakita ko na that was the start of an attack against the Office of the Vice President, and ihinge yung attack on the confidential fund use. So nakita na namin yung timelines, and nakita na namin yung kumbaga script sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. So to show goodwill to the people, and para mapabigyan ng muka na sinabi namin na hindi namin napapadali ang trabaho namin dahil sa confidential funds, dahil natatarget namin kung saan dapat ilagay ang proyekto, pero pwede kaming magtrabaho nang walang confidential funds. That is the reason why hindi na namin ginamit ang fourth quarter na confidential funds sa Office of the Vice President to show the people, the public, that we are in good faith sa paggamit ng confidential funds. And we are true to our word na sinabi namin na napapadali ang trabaho, pero pwedeng i-give up yan. Ang totoo po niyan, kung maalala niyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Mm-hmm. Tumayo po ang ating senior deputy majority leader. Ah, opo, Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating pangulo. Uh-huh. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko 'yan din. Opo. Kasi hindi pa siya congressman din. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay majority leader, na ngayon ay Speaker Martin Romualdez. Ah, ganun po. Oh. Napakagalang na bata niyan din. So, matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Oh, alam mo, yung kanyang bearing, ano? Oh, yung bearing. Mm-hmm. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Mm-hmm. Uh-huh. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Mm-hmm. Oo. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Uh-huh. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya. Uh-huh. I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition. Ah, okay. That the office of the in processing the budget of the Vice President. Opo. There are no questions being asked, sabi niya. Uh-huh. So wala na itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, uh-huh. Uh-huh. Wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Uh-huh. Ito ang tanong, Mr. Uh-huh. Chair. Kung ito po ay
itinaguyod natin sa mahabang panahon. Alam mo, pagka tradition po ito, eh, parang it was set in stone. Yes. Uh-huh. Hindi basta-basta nawawala ito. Mm-hmm. Pinangangalagaan ito, nire-respeto ang isang well-kept tradition. Uh-huh. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago biglang ang tradisyon? Mm-hmm. Pakisagot mo, Mr. Chair. Ah. So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon eh. Uh-huh. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun. Yun ang nagahari talaga. Yun ang nagahari. Ito naman at yun hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Uh-huh. Ngayon, nagahanap ako ngayon ng kasagutan. Uh-huh. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari 2023? Because uh-huh. The son of the president, the senior uh-huh. assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget, invoking uh-huh. the time-honored tradition kept by the House. Uh-huh. In-approve kagad yung budget. Ayun. So, ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba uh-huh. nangyari? Yun ang gusto ko sanang itanong. Uh-huh. Ano po bang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Aha. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyonan. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office. Mm-mm. As indicated by the Constitution. Ah. So, tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya kung paano tanong-tanong. Na... Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong eh. Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Wala po tayong sinasidean dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Uh-huh. Ang gusto nating sidean po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabata sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, nyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Oo, opo. Mr. Chair. Uh-huh. Kasi palagi nilang tinatanong yung confidential fund. Uh-huh. Okay. Diba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga naman. Oo, oh, diba? Patot sa dahan magkabilang panig. Oo. Mr. Chair. Yes. May uh-huh. I know for my own satisfaction, uh-huh. what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance. Ng COA, ng Commission ng COA. Yes po, oo. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sangayon sa patakaran Mm-mm. o sa pamantayan ng Commission on Audit, opo. Eh merong nakitang sablay Mm-mm. sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yun. Uh-huh. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, oh. Sa pamagitan ng notice of disallowance din, kung sino man yung dinirekta Mm-hmm. ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yun. Yes po, sasagutin niyo. So, ang tanong ko, mm-hmm. Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Ah, oo nga, no? So, ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, then, uh-huh. isa itong notice na ibinigay sa iyo, para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit sa aming palagay, may sablay ka rito kailangan ipalawan mo. Dyan, tama ho. So, kaya merong disallowance, mm-hmm. sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito, at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag ko, at bakit? Kung kinakailangan, mm-hmm. ibalik mo muna ito. Opo. Parang ganyan, ano? Mm-hmm. Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Ah, tama kayo. Ito opo. Ay contestable. Mm-hmm. Ito ah. ay appealable. Opo. Hindi natin alam, nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level? Okay. Kasi kung minsan, regional level eh. Opo. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National office. Kumbaga yung NBank. Okay. O, kasi merong tatlong ano eh. Kung di ko nagkakamali, tatlong commission. Dalawang membro at saka isang chairman. Yes, uh-huh. So kung nandun na sa ano, kung nandun na sa commission and audit proper, mm-hmm. yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Ah, yung unbank nang magpo-process. Oo, ngayon, kung halimbawa, wala na doon. Halimbawa, anuman ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, mm-hmm. na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol mm-hmm. kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay oh. o wala, ito ay didesisyonan. Oho. Ng komisyon. Ng either the commission oho. O kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Hindi. Eh, nandun na yun eh. Mm-hmm. Ah, kaya...